Hi, good morning, sir, ma'am. Good morning, sir. Good morning, good morning. Katalanin pa. Let's sing a song to the Lord. Let's sing this song. Number 20. Jesus, thank you. Salamatan tayo sa Ginoo ng mga bagong adlaw. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your Son. Drank the bitter cup reserved for me. Your blood. My sin, Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Sacrifice that been brought in. Your enemy you made your friend. Pouring out the riches of your glorious grace. Your mercy. Your mercy and your kindness know no end. Because your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, thank you. Once your enemy,
you for this new day. Thank you for granting to us another day to live, to be better than yesterday. Salamat po, Panginoon, dahil kinahabagan niyo pa kami ngayon. Kung hindi dahil sa inyong awa, wala na kami ngayon. Thank you, Lord, for also providing for our food every day, for sustaining us with strength. Lahat po ng mga bagay na hindi namin kayang bayaran, ibinibigay ninyo sa hangin, tubig, mga taong nagmamahal sa amin. Thank you for our families, and also for providing for us our job, our work. Thank you for sustaining us, Lord, even in this pandemic. Tunay nga, Panginoon, dapat kang papurihan, pasalamatan sa lahat ng bagay. Kahit na maraming nangyayari sa mundong ito ng mga problema, kapighatian, there are still so many things to be thankful for. So, sana po, Panginoon, yung aming inawit, maging totoo sa aming mga puso. We would like to thank you, give praise to your name. And be with us, Lord, sa gagawin namin ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, sir. Good morning! Good morning! Alright. So, inumpisa natin sa Jesus, thank you. Let me ask us, what are you thankful for? At hindi mong ipapasalamat sa Ginoo. Isa-isa tayo. Sige nga. Maraming salamat, Lord. And, adlaw na minarakamon thank you, Jesus. Amen. Thank you, sir. Next, si ma'am. Thank you for yes. Tatlong bagsak. Thank you, mga pag-usap mga bagyo yan na. Signal number one. Maray at pasingan niya yan na. Kinoan na. Sinalit na. Thank you, Lord. Thank you, sir. Thank you, kining ako. Actually, wala yung kanina pakapagpasalamat na nataas na. Thank you rin yung opportunity din yung sitwasyon. Kaya kapag hindi dikit nagtumaya sa mga hindi, kaya na nangyayon ng Diyos yung pagpasalamat sinasang sa one thing nga akin, pwede ka karoon yung pupunta po ato, pero gano'n ko nabubuhat is that, kung pwede lang, karoon ko magpasalamat, pero nauuna talaga yung mga kapisi namin din na karoon ko tayo. Kasi gila nga, dapat ang oportunidad kaya lang ako pagpasalamat na Ginoong at ilang katrabaho. Thank you, Life. Yes. Thank you, Kapit. Hindi sa may mga problema, nalampas ang iya. Salamat. Totoo. Salamat. Thank you, Han. Bago haad lang ay nabuta amin nila. Ang amin pamilya, dinhen, at ang mga katrabaho na bisan ko, kulang na kami. Kwan nagihap na ako, kumbaga. Thank you, Hit na panahal, Lord. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, Lord. Despite ito, mga trials na dinaan na yun, may nakakaluyo, may akong kitawa. Bisan ha, ano yung tawad ka na. Para, bisan mo rin kadadlaw, di ka marampun, diin ka, hindi ka susurban. Bigla na lang Ginoo na hatagin mga tao, mga angel, ngayon na hatagin para haan. Ngayon kita kaya, makaaro sa danay, bisa ko ito na makikita, Ginoo ko ko rin. Mayanin na nga kailangan, kahit pa paano, in a little way or in another way, di man ha, finances, sa ibang mga bagay. Nakakahawal ka di hap ba, iba? Nakakabuli ka di hap, bisa ko ito makadama nga. Kung adanasan pa nga, ito mga adanasan. Pero, di ba, siya manang adanasan. Kanya nag-pandemic, ma-purpose nga. Pinapabat siguro ha ito yung mga each time nga
pagkaibig ka, di ka na mag-iintindi, di ba? Kailangan, di sana ikaw at true dama, kailangan yung green pa dama, danas na na dama, o gusto magpaka-low yung hinga pa lang yan. Thank you, ma'am. Si Sir Lim, ano yung ginawa? Salamat, sir. It's good to count our blessings and name them one by one. Kasi maraming negative yan, pero talagang kung mo iisip mo rin yung mga panalangin na may data, talagang magiging malipayan ka. So, saying that, we will go to God's Word today. But before anything else, mag-pray muna tayo. Let's pray for our thanksgiving sa Panginoon. Lord, we come to you. We thank you, Lord, for the many things you are providing for us. Salamat na na-encourage din ako hearing from our uniformed personnel yung kanilang mga pasasalamat sa inyo. Indeed, there are so many things to be thankful for. Thank you for your grace, Lord, sa amin araw-araw. And thank you for your word. Minister to us in your special way. May your wisdom be upon us today. This is our prayer through Christ's precious name. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. Okay, I brought Bibles with me, but I think it will not suffice. No? Ano niya? Tag-adlog. Pero kung may mga Bible din tayo, ito dito na to sa station, no? Para makwanta, mahigang nita. Isipula na lang ako na. Amin na lang dito. If you want, that's your copy. Tago lang niyo din eh. Marami. Marami, pero parang may ito. Manimbal ito, kumbang. Hindi kay Wari-wari ni, ano niyo na ko? Sa marin niyo. So, may Tagalog din sa likod. So ngayon, punto tayo doon sa Mateo. Pinakaunang libro, didahil New Testament, Matthew chapter 19, verses 16 to 26. Ito yung pag-aaralan natin ngayong araw. And I hope and pray that mapulutan natin ito ng aral, lalo na sa ating pang-araw-araw na buhay. Matthew 19, 16 to 26. Mateo 19. Matthew 19, verses 16 to 26. Matthew 19, verses 16 to 26. Ano din ang title? Ang Rikong Ulitaw. So, title pa lang, no? May naman niyong kilala ng Rikong Ulitaw? Oo. May na, no? Pero gisisikate, yan ang kapanahon ng Rikong tapos ulitaw, bakit? Marang pangamali, no? Eh, nag-iimo on Facebook kay Mark Zuckerberg. Pero hindi niya ulitaw. Pero, batangon pa, no? Eh, Mark Zuckerberg, college dropout, no? Pero sa Harvard siya na-dropout. But, intelligent, no? He designed the social media called Facebook and now earning more than billions of dollars, no? And masisarik na kaparo-pareho yun niya. And niya pag-aadman. Okay? So, Matthew 19, verses 16 to 26. Okay? Ano na ka mo? So, babasahin ko yung unang verse.
susundan ni Sir Maslares, papunta na naman ulit sa likod. Okay? So, tig-isa tayo ng verse. Mateo 19:16. May adahat to sa katawo nga dinuhon kan Jesus, kan pinakiana haiya. Magturo, ano ang maupay na kinahanglan ko buhaten para magkamayada ko hing kinabuhi nga waray katapusan? Ay ano, di na to ni Jesus, ay ano nga napakiana ka haapon, kung ano, ito maupay, siya budla nga usap, ito maupay. Dumana ang mga subok ang Diyos, kung kawayag ni mo, makasulod ang kinabuhi. Pinakianan niya, ano nga mga subok, binatone niya. Ayaw pagpatay, ayaw pangabit, ayaw pangawat, ayaw pagpistigo ng mula. Igalang mo ang iyong ama't ina, at ibigin mo ang iyong kapwagayan ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Din na to na nulitaw. Ginsunod ko na ining atanan ng mga sobo. Ano pa ito na akong kinahanglan buhaton? Hinaring Jesus sa iya. Naliwat si Jesus. Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong mga ari-arian at imamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Kan pagkabatiin niya ng litaw, may nagatiya, masarodon, kay rekuhanan, manigid niya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali kang makadaan sa butas ng parayon o sa komen kaysa makapasok sa kaharian ng langit o isang mayaman. Ang pagkabating ini ang disipulo na tipaul sa gudhira hin ora-ora ng pinakiana kung sugat hinuman itong matataluas. Verse 26, all together. Inanawang sila ang Diristo ni Jesus ang binato. Imposible ini orang matao pero matanang imposible. Okay. May the Lord add more blessing to the reading of His holy word. So dito po ang matutunghayan natin ang isang kwento tungkol sa isang napaka-influential na tao. The English version said that this person is a rich, young ruler. Rich na, young pa, ruler pa. So talagang influential niya ang klaseng pagkatao. And they believe, scholars believe that this person is a Jewish leader in the synagogue. So, kwan niya, nga leader niya din ang nera komunidad, lalaking, batanan, likuhanan, probably a businessman, no, in their place. Now, he is asking a question, a very important question to Jesus. What is his question? Ano niya, Ariana? Paano takbo buhato para makasunod ako? Yeah? No. Ano takbo buhato eh? Paano akong magkamayada eh? Kinabuhin mo rin katapusan. Ano ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? What will I do for me to have eternal life? May tanong kayo pinakiana? Or tinanong niyo na ba yun? Paano daw lang kitingangan to alang? Paano daw lang magkakamayada yung kinabuhin mo rin katapusan? Everybody say eternal life. Eternal life. Eternal life is not just the length of life. Hindi lang yun yung haba ng buhay. Eh kung nalaba lang ang kinabuhi, boring yun. Di ba dami mga lagas nga na sering, saan na po ang naman? Makuha man, ito rin naman. But eternal life is different. It does not only talk about the length of life, but it also talks about the quality of life. You find na klase yung kinabuhi. Kay kalugod na ni Ginoo. Na-imagine nyo, si Adan at si Eva, nasa presensya sila ng Panginoon doon sa hardin ng Eden. Tapos, wala na silang kakailanganin pa. Di ba? Natanan niya era kinanglan, dapat to na. And God satisfies them. Imagine heaven. No?
nasa ni Revelation, napahayag, walay na dito kagutom. Diniyatunan, napaon ka for survival. Doon, hindi ka na magugutom. You will eat for pleasure, but not for survival. Kaya nga yung tawag sa atin, di ba, naghahanap buhay. Anong hinahanap? Buhay. Hanap buhay. Eh, kung di ka magtrabaho, mapatay. Hanap patay. Pero, makikita natin that eternal life is the quality and the length of life. Okay? Kaya itong rich young ruler, he had in him, no, kahit rituhan niya, tapos batanon pa niya, may dagan niya pagkulaw, kinabubwasan. Ang iyong pagyana, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sagot ni Jesus? Verse 17. So, here is a cultural context here. Mapapansin niyo, ang tawag ha Haria and rich young ruler, magturutdo. But, dito hit English version, it is good teacher yung address ni rich young ruler kay Jesus. Good teacher. Sa Jewish culture, itim tinatawag lang na good, the term good, the word good, is only attributed to God. Kasi na napakilala ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na good? No? Why do you call me good teacher? And sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng tanong rin. Diba? Grabe ni Jesus, he is a good communicator. Talagang maupahiya nga magtulot-tulo. Because he searches your heart. Another rich young ruler, another person who asked Jesus is Nicodemus sa John chapter 3. Ang tanong ni Nicodemus, how can I have eternal life? And what Jesus asked him was also a question. So dito makikita natin, sabi ni Jesus, kay ano, manapakian ang kahaapon, kung ano ikon maupay? Kaya gudla ikon maupay. Hinulit maupay? E ginawala. If you call me good, then who am I to you? Though that is the qualifying question of Jesus. Sino ako sa tingin mo? Because only God is good. What is Jesus telling here? I am God. I and the Father are one. Now, anong sagot ni Jesus sa kanyang tanong? Very straightforward. Tumana ang mga sugo ang Diyos kung karuyag ni mo mga sulit na kinabuhi. Tumana. Ano yung mga sugo ang Diyos? Ayaw pagpatay? Ayaw pangabit? Oh, thou shall not steal? Thou shall not make false witness? This is the Ten Commandments, right? Irespeto ang imo tatay at ang imo nanay. Mahanimo, animo yung kasitawo. Sugad, animo pag-igod. Mahanimo sa lugaringan. Do you know what? The Ten Commandments, the first four commandments is telling you to love the Lord your God. The next six commands sa Ten Commandments is love your neighbor as you love yourself. Yun yung summary ng Ten Commandments. So, in isa-isa ni Jesus, anakong kasuguanan hain. So, di ba may nagtanong na disciple kay Jesus? Ano ba ang pinaka mahalagang utos? Love the Lord your God. That is the first. And then, the second greatest commandment is love your neighbor as you love yourself. The law that Moses passed on to the Israelites summarizes these laws. Okay? Now, verse 20. Binatonan ulit tao. Ano niya si Ring? Kung alam ko't masisiringin na iya, na tao. Righteous. No? Sigurado niya, he is very definite. Nasunod ko na eh, Lord. At natanan niya yung sugo. Kung baga, maupayang ang klase yung tao.
Master Rinia. Pero anong sabi ni Jesus sa kanya? Kung karaliag ni mo, maging perfecto. Kung gusto mong maging ganap, sa Tagalog, if you want to be perfect, what will you do? Here, God confronts the rich young ruler personally. No? Ito yung amazing sa Panginoon. Kasi nakikita niya yung puso ng tao. Ano yung pinagulawan? It kasing-kasing. Ako, wala akong spiritual x-ray. Pero yung Ginoo, si Jesus, nakulaw niya. Hitot kasing-kasing. Ngayon, di po portahe pa naman. No? Anong mararamdaman niyo kung may taong nakakakita sa paloob-looban niyo? Mukhang nagbiwa. Kung kinikita niya at ginigilan na alin, bukos niya adlaw, pampa-around. Kaya damo man, damo may nasalib, takbo na ako na. Mukhang adlaw pag ganaan na. But Jesus confronts him with his real heart issue. Diba? Kasi pwedeng sabihin ng tao, I'm good. I'm a good person. But only God knows if you are truly good. And his challenge, anong sabi niya? According to the rich young ruler's situation, nasa niya din eh, kung karayag din maging himpit, ano niya kinahangang pagbuhatan? Ibalig niya ang ngatanan. Sell some? No. Sell all. Everything. All your possessions. Ngan? Ano pa? Ipanhatag ka ng kwarta ng tuhan mga pobre. Ngan, magkakamayada ni mo, parikuhan ka langit. Pariko ka din eh, pero di rin ka pariko ka langit. Nasa rin Jesus. Kahuman, pasingadi, ngan sunod ha akin. Ano sinasabi dito ni Jesus? You said, you are saying to me that you fulfill the whole law. And what is the law? Love the Lord your God and love your neighbor as you love yourself. Nasa rin ka ha, natumanayt ni. Itapan si rin ha, itapan si Sidgan ha, niya din. Go, sell all your possessions. Give it to the poor. Ano yung command na yun? Love your neighbor as you love yourself. And then, Jesus said, then after you sell your possession and give it to the poor, come and follow me. That is, love the Lord your God. Kailangan unahan, Pastor, ang pagbalid sa kontrahan ng mga tao. Kaya ba ang tempor sa pinanghatag nito, tapos may napanin ko balid yan, tapos kumaya na kailangan ng porta. Diba? Money is not evil. Okay? Money is not evil, but the love of money is. Okay? We should not be lovers of money. We should not be slaves of money. So, what I'm saying is, hindi ito applicable sa lahat. Hindi ito applicable sa lahat. Hindi naman tayo rich, no? Lahat. Pero, what the Bible is saying in principle is that what you value more than God, that is which He wants you to lay down to Him. For example, si Abraham, may dala niya kausa-asang anak, hino niya pinaka kausa-isang anak na mahal niya, si Isaac. And Isaac was born in his old age na. Pero anong sarihan yung Ginoo? Abraham, Abraham, offer your son, your only son, Isaac. Kaya no, God was testing him whether he truly loved the Lord. Iaalay mo ba yan? Oo. Parang yung nagka-counsel ako. Nagka-counseling ako. Hindi pa sila mag-asawa, magkaligid. May niyaligid nga inasawaan. So, nag-aasawa yun. Di mahirap hindi makasal naman. Nasa rin naman ah. Eh, Ginoo, nasa rin. Haim, yan ah. Dilit Biblia.
kunan ay tama, maramak-maram kay tama, di ba? Babalagan ba ito ng lalaki? Nga masunod ka ang Ginoo? Sorry, maan ko, di ba? Ah, ano na ito, han? Natawi. Ano na ito, dilema? No? Will you let go of that person and embrace Jesus rather than that person? Diba? So, God confronts us depending on your situation. For the rich young ruler, yung pera niya, yung nakita ni Jesus, na nakataon lang, hindi yung relasyon. It could be, sa atin, it could be relationships. Kagaya ng sinabi ko sa atin, it could be your work. No? It could also be your position. It could be your possessions. So depending on your situation, God confronts you. Ano ba yung mas binavalue nyo kesa sa Panginoon? May nagtanong din sa akin, paano ba din higitan kung hindi din mas binavalue? Sa, yung tanong ko sa kanya, where does your money go? Saan na pupunta yung pera mo? Yun yung talagang binavalue mo. Saan na pupunta yung time mo? Yun talaga yung binavalue mo. Diba? Sabi ng Biblia, 6 days you shall work. But on the 7th day, you shall make it holy. Rest. Give it to the Lord. Nakuha lang mati yan. Nagugurang ah. Kaya ng mga Kristohanan ng lugod. Napakiano pa yan. Ano daw lang? Consumin bakit Domingo? Tinatanong pa ba yun? Kailangan mo bang tanungin pa kung masimba ka o diri? Sapagkat, yun na nga lang yung hinihingi ng Panginoon sa'yo, di ba? Tapos, tipira lang ka oras yung pagsimba. Sa? Diba? Isa. Di nga ni bubos nga, adlaw. Sabi nga, kung magiging biblical ka talaga, buong araw sa Panginoon, mapahuway ka. Pero, yun nga, no? Kahit 2 oras, 1 oras, hindi malangan para sa Panginoon. So, dito, the rich young ruler is confronted with his real heart issue, which is the love of money. And Jesus said, do you love me? Come, follow me. Do you love me? Sell your possessions, everything. Give it to the poor. Love your neighbor as you love yourself. So, tatanungin ko kayo, totoo ba yung sinabi ng rich young ruler na natupad na niya lahat ng alituntunin ng Diyos? The answer is? No. So, sa Panginoon, baliwala yung sinabi niyang warahiya patay, warahiya pangabit, binalihan mga suga niya nanay, tatay. God, Jesus, very wise, no? Alam niya, nasasaliksik niya yung ating puso. Verse 22, han pakabating hini, han ulitawo, linakat hiya, nga masurugun. Kaya ano? Kaya kumahanan magbibigyan. Napaka-ironic, no? Akala natin na yung riches, as it makakapagpasaya sa atin. Pero itong rich young ruler, umalis siyang maluyahon, masurugun. Nasa rin kita dami, di ba? Kung rumi ko la. Pero di kita maaramit ng mga reko, iba na damit yung challenge, kinabuhi. Makita kita sa Facebook, parang perfect, no? Pero ngayon, di na nihinga to rin gabi. Okay. Na po, may binabantayan. Dapat nga talan, may CCTV. From time to time, nag-check yung pera ko. Ano na daw, wala na negosyo. Damang lagi, ha? I have seen families who are very well off, but they don't have peace among them. Nag-aaragway na rito na. Nagigit. Disco-disco-git mga kuhan. No? Nagigit kasuhay pa, mabugtok. Nag-aaragway. Kasi nga, is there any joy in that? No? Nagbuburog lagluwod. Kumbaga, dito makikita natin na talagang masarap na niya. Because he cannot let go of what he possesses.
this worldly treasure. Ngayon, verse 23. All together, ready go. Ngayon nagsaling ni Jesus na dahil niya mga disipulo. Patungan sa sinang ng baiyo. Gikubuli ikot para ikon rikuhanan na makasalad ginti ng ulan. Natatangi, tinangin niya yung mga rico. Makurit rico, makasalad ginti ng Diyos. Kaya no? Tingin niyo? Busy. Ngayon, they don't feel like they need God because they have money. Paano ba? Pero kung pakinahan ng Ginoo, may na po na pagkaon, may na po na insurance. You know? Bakit pa siya kailangan? Sa kwera na lang siya. Pero natuon talaga, kaya na mapanahon, pahinamdam talaga ng Ginoo, may pandemic. Pampubre, marito, no? Apektado. Reset. And also, yung mga kalamidad, mga bagyo, like Yolanda, challenges, calamities are great levelers of people. Nagiging pantay-pantay tayo kapag may kalamidad. May mga rito na napilahan, relief, nag-uurura ko, namatayan. Papriho ngayon namamatay. COVID. COVID din, no? Kahit maraming pera, wala ng oxygen. So, ang sabi dito ni Jesus, pamaturan, makuri pareto sa harikuhanan. Giliwat pa niya, verse 24, liliwatan ko kapag siring haiyo. Mas masayang pa itong gamilyo ang pagsulod or pagsuhot ang tarumugan itong dagong. It is easier for a camel to enter the hole of a needle. Grabe, no? Kaysa iton, makasunod ang rico, naging hadian ng Diyos. Verse 25, at pakabalihin niya ang mga disipulo na ipausag yung tira, hinora-ora, at pinakihan na, kung sugar, hinuman iton matatalwas. Kaya nahiran na ipausag. Because in their culture, kapag pobre ka, there's something wrong in your spirituality. Kung may nimsakit, masarihira, kaya nung may nimsakit, kaya nung pobre ka, likod na nato, Ginoo, may ganang ginihinay mong kasala, pobre ka. Because they look up to the rich as if they were blessed, quote and quote, by God. Pero, hindi pala ganun sa paningin ng Panginoon. Sabi niya, maray ko, makuri, makasalad ito yung hadiyan ng Diyos. Because they don't feel the need for God. And, verse 26, ang nairap kiyana ang mga disipulo, kung suga, di naman matatalwas. Di ba? Di naman ngayon, pag binutan, hindi ko naman kayang ma-fulfill yung law, sino ang maliligtas? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, verse 26, kinalawan, hira, hindiretso ni Jesus, ng binaton. All together, imposible rinin para ang mga tao, pero matanan, imposible for man. It is impossible. But for God, all things are possible. So, salvation, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, sa Panginoon lang pala matatagpuan. Not unless you believe in Jesus, you will not be saved. And sa situation ng rich young ruler, it was revealed that he truly did not believe because he was not able to let go of that which God requires him to let go. Okay? Tangpusunta para ma-maximize natin. Verse 27. Babasahin natin ng salita. Ako yung verse 27, kayo yung verse 28, and so on and so forth. Verse 27. Binaton ni Pedro, kunawi, ginbayaan namon ang natanan ng sinunod haimo. Ano naman itong amon makukuha? Verse 28. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang dalawang trono, upang mamunong sa labing dalawang tipi ng Israel. Verse 29. Nga nagkadalsa, naging bayaan ang nira mga balay, o mga kabugtuan ng lalaki, ng babae,
o tatay, ng nanay, o mga anak, o mga katunaan para haapon makarawat tirahin sobra pahini. Hit, sobra pahin ko sa kagatos, kapilo. Ngan makarawat ng kinabuhi ng waray katapusan. All together, verse 30. Ngunit, maraming 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 So, Peter remarked, paano kami, Lord? Iniwan na namin lahat. Remember, Peter was a fisherman. And not only a fisherman, nga yan ula, pero dudumaan nila sa kanya. Diba? Kumbaga, family business nila yon. Pero he encountered Jesus, binayaan niya. Sabi ni Jesus sa kanya, I will make you fishers of men. So, iniwan ni Peter yon. So, ni Peter, paano kami? Ano itang makukuha kain? Binayaan na naman yung talan ng mga pamilya, ng mga business. Sumunod kami sa iyo. Sabi ni Jesus, pag dumating na ang paghahari no, ng anak ng Diyos, kayo'y uupo sa trono. No? You will reign with me. That is a promise of Jesus to His disciples. Nga talan, nga binbayaan. Hindi niya ito na. Parang ang Ginoo, ano niya si Sarin din eh? Makapira-kapilo. Yeah. 100 fold. Amazing. But notice verse 30. The first shall be last, and the last shall be first. Hindi lahat. Kasi maraming tao, akala nila, naiuuna na hirap. No? Religyoso. Kasi nila, tipakatunay na lang. Ready na eh. Ngayon, di heret o di. Nainanam doon lang, di pa katama nila. Or, di pa ulit. Ngayon, eh, nag-uuna-unahin na yung mga sarap yan. Ganto rin park ko. Di ba? Ah, di muna kami. Di na maaram mo pag doon ka heret o di maragos. Di ba? The first shall be last. The last shall be first. Ganun din sa Panginoon. Akala natin, blessed na blessed yung mga rich. No, mga kwetera, mga politiko, mga winang nang, ayahayang buhay, ito pinanuhula. You are at the mercy of them. It's as if, no, it's unfair. But no, there is a different perception of God. There is a different perspective when you are in the Christian faith. The first shall be last, and the last shall be first. Akala ng iba, blessed yung rich. Pero yung poor in spirit, di ba sabi ni Jesus, blessed are the poor in spirit, for they shall see God. So, God has a heart for those who are poor spiritually. Because those who are poor spiritually, they long for God. They seek God. Nakuluhaw ni rin Diyos. Kung parahit nga mga well-off na, okay, na, hindi na kami. Ito na kami't iba. Pero hindi nila alam, no? There is a reward. Pakisabi sa katabi, there is a reward. There is a reward. If you believe, kung ikaw ay mananampalataya. So, for the rich man, he was confronted with his real heart need. Tayo din. God will confront us individually, depending on your situation. Hindi ito, yung application ng text na ito, hindi yun, sige, balidjat na net at may da. Hindi ganun. May mga prosperity preaching na ganun. I-offer nyo na lahat sa akin, sa church. Masyadit-irent pakabasa. Pero, no, God confronts us individually. Depending on our heart need. So what is it that hinders your relationship with God? Is it a relationship? At sige, Ginoo, hiwalayan mo na yan. Naniniwala ka bang papalitan ko yan? Nang mas angkop sa'yo? Pareho naman ang kuhan. May member na wala siyang day off sa trabaho niya. Nasa rin naman kayo yan. Paano may titimusuhol? Nahingang main ba? Ito yung creative na bawa pala. Wala hindi enjoy ka naman. Di ka naman isa lang sa kapuan. Parang hindi sa'yo. Nasa rin naman kayo yan. What if God is telling you to resign from that work? Kasi hindi ka na nakakapagsimba, hindi ka na nakakabisitin yung kanimalan.
Do you believe that God will provide for you a better work if you just choose Him? Lord, I want to prioritize you, pero ito makasingba. Natuod up, kung mag-resign akin, makakasingba. And I also believe that you will provide for my needs. But it is a matter of faith, di ba? Naniniwala ka ba talaga na God will provide for you? Naniniwala ka ba talaga kapag iwalayan mo yan, God will sustain you? Kasi, di ba, did ni God love, Lord, kapag time to get talaga. Kagaya ni Peter, di ba? Lord, kariyan kong maglakad. Direct tubig. Nasa ni Lord, come! Peter, nakapaglakad. Pero nung nakita niya yung mga alon, anong nangyari? Ano sabi ni Jesus sa kanya? O you of little faith. Hindi ka. Natinag ka sa mga alon ng buhay. Sabi ni Jesus, come. Sabi ni Peter, talaga ba, Lord? Bangin yung bumuli yung wak din ka. Lablab. Bangin din yung sa loon. Di ba? It's a matter of faith. Kagaya nung Christian ruler, will you give off your possessions? Will you let go of that which I require of you to let go? Makul yan, no? So, for the sake of me. Pero may that reward. Hindi nga lang ngayon. Pero sa hinaharap. So this is a matter of spiritual perspective. At sa buhay natin, minsan may mga ganun, no? May mga dinadaan sa paspasan, pero sa huli, nagkakabulilyaso. Dahil nga, you made a way na ikaw lang. Pero kapag ang Panginoon talaga yung gumagawa, napaka-smooth. May talaga niya covering sa iyo. And He will lead you to the right way. So, let's close our eyes and bow our heads before the Lord. Personally, what is it that hinders us in our relationship with God? Are you willing to let go of that which hinders your intimate relationship with Him? Are you willing to take His hands and believe that He will provide, He will sustain? If you choose Him, you will have His eternal reward, eternal life. If you want to receive Jesus, to have a personal relationship with Him, will you pray His prayer with me? Sabayan niyo ako sa pananalangin. Panginoong Jesus, alam ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo ako na piliin kayo, panampalatayaan kayo kahit mahirap. Tulungan mo ako maging tagasunod mo. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking samot na lang. Amen. Thank you, sir and ma'am. Sige, tayo tumayo and let's sing our closing song sa ating mga songbook. If you may, let us sing our closing song. Number one, trust and obey. Trust and obey. Still and
walk by His side.